kailangan maipasa natin impormasyon eh, para yung makaprepare na maayos ang ating mga babae. So they're actually meeting right now. They're assessing in developments by tomorrow. They are saying that it will be better weather. Kasi pati today, no? Karina naka-aerial survey na. May sun na rin in certain areas. Problema lang, itong ang isolated thunderstorms, ito pala ibig sabihin, thunderstorm cells, will still induce in moderate to heavy rain in specific areas. Ngayon, siyempre, yung nandiyan pa rin yung problema na inundated na yung, ano matawag, yung waterlog na yung lupa. Yung marami talagang volume na bubuhos. Yung, kung nais talking to Secretary Monteo, initial findings, this is already more than undoy. Pero kanina, yung nakikita ko, EDSA, bubulusok sa isang drain yung tubig, talaga na overwhelming drainage system. Pero nagpo-flow. At yung pinagpo-flowan niya, hindi baha yung dinaanan natin. So, may napupuntahan pa rin. So, nagagaman nyo kanina na marami pa rin tayong resources na pwede deploy, maski na yung mga medyo parang isolated tulad ng Malabon. Pinapacheck ko rin yung bando. Pero yung bandong hinihingi pala kanina mga 6x6 na truck. Yung Malabon yata medyo mas critical dahil pati 6x medyo nahirapan sa kanila. So, yung one would expect na medyo mahaba-haba na mula kay Hinerma na baka sasabihin ng DSWD medyo running low on resources. Pero I've asked them several times already at wala sila binabalita ganun. At maganda rin na nag-cooperate yung ating mga supplier sa lahat itong mga relief goods no? Na wala nang pa-price gouge, wala nang nag-hoard. So, ngayon, medyo kinakalukot lang natin yung mga ibang nagkakalat ng papalit ng mga text. Nag-co-create ng confusion. May declaration around CHED at saka DepEd na no classes tomorrow. No? Yung manggagaling yung mula sa assessment ng PAGASA, which is due by 7 PM tonight. So, wala pang announcement na. Tapos yung isa naman na, yung kanina nabanggit ko ha, na sinasabi yung Meralco, ipapatayin yung kuryente ng Luzon. No? Yung, siyempre, pag nabasa mo at hindi mo naiintindihan yung sitwasyon, medyo matetense ka lalo. Pero pag suri mo ng konti lang sinasabi, una-una, Meralco, hindi may tanga ng switch, hindi sila nagpapadaloy ng kuryente sa national grid, hindi man sila power generation, at napapatayin yung kuryente. Tapos yung nga, bumababa yung mga, what is it, 48 yung mga areas na clusters na walang kuryente, 16 na lang by today. Tapos siyempre yung by today, ibig sabihin siguro niya, in-assess mo yung safety dahil kung nakapataas yung tubig, may mga kawan na pumasok sa anong pwede maka-electrocute. Ngayon yung weather, siyempre kailangan natin pagtisin ito, kaya tinawag ng monsoon, talagang panahon ng tagulan. Inahabol natin na mabawasan yung pinsala sa ating mga ugali. Tinanong ko rin pala kanina ng Secretary Simpson, kung kailan tayo mag-umpisa ng mga repair, meron raw old asphalt. So yung mga major na roads na malalaking butas, unahin yun. Hindi na rin hintayin yung umaraw dahil cold asphalt ka gagamitin. So we expect the traffic to improve. Yung I asked PIA and the COM group na continuous yung update sa mga may mga baha, sa mga may traffic para maiwasan natin mga kababayan at yung paano i-disseminate as much as possible. Not only yung regular broadcast nila pero pati na rin yung social networking sites like Twitter. Para masabi, yung alam na ating mga kababayan na kung dapat iwasan, dapat pangalaman. You were also concerned po doon sa lagay ng ating mga rescuers, parang stressed to the fullest na sila? Hindi naman, naninigurado lang ako na meron ng maasikaso dito sa nagre-rescue ko. Dahil kuminsan, pag nandito ka sa command center, di mo nakakalimutan mo ng tao rin to at maraming pangangailangan. Inahabol mo, mabawasan ang mabawasan yung pangangailangan. Baka naman nakakalimutan natin na kailangan makapahinga rin at para hindi maging. At pati na rin yung mga hepe, sinabihan ko na rin na may deputy kayo, pero naman siguro dapat relyebuhan to para yung desisyon nyo, parati tama at ako, every time na magdidesisyon ko. Sir, may mensahe po kayo sa mga kababayan natin na ngayon eh, talagang nag-aalala na natin sa mga well, kayo naman ang siguro magiging testigo na, no? Wala, ewan ko, may narinig na kayong napabayaan. For instance, so in-order natin yung aerial survey, maraming lugar ang pinuntahan na tinatanong ko, meron ba mga kababayan tayo na iwan sa mga bubunglang bahay na? Dahil, alam nyo, kahapon, di ba, pwede makalipad yung ating mga helicopter. Ang report sa atin nung umikot kanina, wala silang nakita mga ganong kababayan. Actually, in-report ng Coast Guard na chopper, maraming lugar na buwabaan na yung tubig. Kaya lang, pagpasok nitong thunderstorm cells, na biglang binuhusan naman yung moderate to heavy, balik na naman. No?
medyo mataas ang kumpiyansa ng pag-asa na pero bine-verify na ulit ngayon. Nagaganda pa bukas. Ang problema lang, yung parating percentage ang sinasabi. So yung today, parang 50% ng kahapon. Yung bukas, initially, 50% ng today. Pero yung 50%, ibig sabihin na siguro may ulam pa rin. So, yung kailangan mo yung araw para tumuyo naman yung mag-absorb ng tubig na ito. So, sa mga kabayan po natin, dapat ba tayo maglala? Kung magkakaproblema ko kayo, handa-handa ang gobyerno, natulungan kayo, ilagay, ilikas kayo, at pag nilikas kayo, hindi bahala na kayo sa buhay nyo. Nakaasikaso yung ating relief services, nandyan rin yung ating health, no? Department of Health, na walang nire-report dito sa mga waterborne diseases na mga outbreaks. No? Lahat ng mga LGU so far, no? Ang narinig natin, eh, talaga sila first responder, ginawa nila yung mga tungkulin nila. Talagang medyo maraming lugar lang, sabay-sabay talaga tumbo, sabay-sabay talagang may problema. Pero palagi ko naman, nasubukan na itong gobyerno po nyo at naka-perform naman. No? At asahan nyo, hindi titigil doon. No? Maraming pa tayong resources kung makakailanganin. Talaga, yung marami yung gagawin dito sa flood control, pero hindi ho biglaan. No? Siyempre, yun una muna. Katulad nung tatandaan nyo, doon sa Laguna Lake, yung minumungka yung flood control or flood disaster risk mitigation, eh tatanggalan ng lupa yung Laguna Lake, yung silt, ililipat rin sa loob ng Laguna Lake. So, maglalaro tayo ng putik, 18.7 billion. Ayaw natin ng ganun. Gusto natin, pag may itinayo, pinag-uusapan ngayon yung ring dike, no, road dike, na makakabawas talaga ng daloy dyan. Yung sa Marikina River, meron rin ganun na para magre-retire ng 5,000 cubic meters. Yung irony nga, this week lahat itong mga pag-brief at pag-de-decision kung alin ang mga tutuloy natin mga proyekto ito. So, mapopospon muna yung briefing. Pero ang report sa atin ng DPWH, lahat ito, may mababawasan natin. No? Hindi natin matitigil yung mga malaki mababawas natin. Pero may mga ibang lugar na lumalabas na rin doon sa geohazard mapping. For instance, yung Litex na nagkaroon ng trahedya, nireport sa atin ng DNR, noong 2002 nagkaroon ng landslide dyan. Medyo malawak yung lugar. Dapat hindi natitirhan. May mga nagpabaya na pinabayaan magkaroon ng, may tumira ulit doon. Although may nangyari na ngang landslide 2002 na may namatay na rin yata ng time na yun. So may nagkulang dyan. At pagtapos natin ito, siyempre kailangan investigate. Kailangan yung, alam mo nang may trahedya nangyari dyan, pinabayaan pang magkaroon ng pagkakataon maulit yung trahedya. Mali yun. So, may kailangan managot dito. At pipilitin natin na mawala ng pagkakataon na yung magkaroon ng pabayaan. Kung saan mang sulok at kung sino man ang responsibilidad. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.